Minsan kapatid, kapag matagal na tayo sa isang relasyon, ang usually nating nagagawa, nare-relax, nakakampante, napapaisip ng mga bagay na akala natin okay sa relasyon pero hindi naman pala, di ba? Hindi pala siya makakatulong, hindi pala siya magbibigay ng kagandahan sa pagsasama. Kaya kapatid, kung isa ka sa mga nasa loob ng relasyon o papasok pa lang sa isang relasyon, para sa itong topic na pag-uusapan natin ngayon. Dahil dito, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa isang pagsasama. Interesado ako malaman kung ano na itong mga bagay na ito. Pag-uusapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo. Pumagawa ko ng mga videos na tulad ito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, may mga bagay nga naman tayo nagagawa na hindi natin sinasadya. At naaayos yun, kapatid, sa paghingi ng tawad. Pero may mga bagay tayo na nagiging habit o nagiging normal na para sa atin na hindi talaga okay sa pagsasama. Ito yung unang bagay, kapatid. Yung pagalit ka na nagre-react sa isang kritisismo. Sa loob ng isang relasyon, normal lang na magsisita mo yung pagkakamali ng taong pili mo, syempre. Gusto mo magbago siya eh. Gusto mong maayos siya eh, di ba? Gusto mong paging better siya sa mga mata mo. Pero minsan may mga bagay na hindi okay sa atin. Pero para sa kanila, yun yung way nila para maging okay din sila. Halimbawa, may mga tao na yung way ng relaxation nila is yung pag-alis sa mundong ginagalawa nila. At pag-focus sa bagay na nag-e-enjoy silang gawin. Halimbawa yung pag-games. Hindi lahat ng tao ay ginagawang addiction ng games ba. May mga tao na yun yung way nila para mag-relieve ng stress, mawala yung isipin nila sa buhay, ng panandalihang panahon. Halimbawa, ikaw yung partner na at kinriticize mo yung pag-games na not knowing kung ano yung dahilan kung bakit na ginagawa. At ito ba, pagalit mong ginawa yun, makakatulong ba lang sa relasyon nyo? Ikaw na magsabi kung ito o hindi. Well, kung nakikita mo na naka-addict na siya, ginagawa niya talaga yung bagay na yun, hindi lang dahil sa gusto niya mag-relieve ng stress, kundi yun na yung addiction niya. Kumbaga, tama lang na maramdaman natin yung galit, maramdaman natin yung pagpuna, pagsipa dito sa tao. No? Dahil nga, hindi okay para sa atin. At hindi siya nag-grow dun sa bagay na ginagawa. Pero sa tao na ginagawa yun para ma-relax yung tao, ma-relieve yung stress na nararamdaman sa sarili sa araw-araw, yung pag-criticize dito sa bagay na to ay posibleng ika-down niya o ika-lungkot niya or maging dahilan ng pag-aaway niyong dalawa. Kaya either way, mas mainam na i-approach natin ng maayos yung mga bagay-bagay. Hindi lang sa pag-games, hindi lang sa mga habit na ayaw mo na ginagawa. Halimbawa, mahilig naman siya sa basketball, di ba? At yun yung way niya rin para ma-relieve yung stress o malibang. Instead of criticizing them na pagalit tayo, be the person, kapatid, na i-approach to ng calmly, ng maayos, para mas magkaintindihan kayo dalawa. Remember, kapatid, mas importante na mas magkaintindihan kayo, malaman mo kung ano yung dahilan kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na yun para matulungan mo siya or di kaya masamahan mo siya. That way, mas magiging close pa kayong dalawa. Kaya yung pag-criticize natin sa taong mahal natin ng pagalit, yan yung unang-una mong hindi dapat ginagawa. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung dinidisrespect natin yung privacy ng taong mahal natin. Siyempre, merong kang privacy na gusto mong hindi magambala o hindi pakialaman ng ibang tao. Diba? Siyempre, privacy mo yan eh. Normal lang yun. Diba? At dapat hinihingi natin to sa taong mahal natin. Halimbawa, gusto mo ng katahimik at kapag ka nagpipinta ka. At yun yung way mo para ma-relieve yung stress mo. Normal yun na ipalam mo sa partner mo na kailangan ko ng time para sa sarili ko para mailabas ko yung emosyon ko dito sa ginagawa. At yun yung privacy mo. Kapag gumawa siya ng noise o na-distract ka roon sa ginagawa mo, that's invading your privacy. That's disrespecting your partner's privacy. Diba? Yan yung dapat hindi mo ginagawa sa relasyon. Hindi ko sinasabi dito, kapatid, na huwag mo pakilaman yung cellphone ng partner mo dahil privacy niya yun, ha? Well, hindi naman niya itatago yan actually sa'yo kung wala talaga siyang tinatago, di ba? Yung pagiging open natin sa partner natin, kung ano yung mga bagay na gusto nating may limit, gusto nating may borderline, gusto natin hindi natatapakan, yun yung pagiging mature side natin na magbibigay ng linaw para
hindi magambala sa relasyon. And normal yun, kapatid. Pero nakita mo na yung privacy na sinasabi niya, eh, may something, di ba? May intuition ng mga kababaihan, di ba? Nararamdaman mo na may mali. And kapatid, hindi rin normal yun. At kailangan mo rin yung solusyon. Pero yung pag-disrespect sa privacy ng partner natin, hindi makakatulong sa relasyon. Okay? Pusin tayo sa ikatlo, which is yung pagbibigay natin ng silent treatment. Kahit kailan hindi na-solve ang isang problema ng wala kayong gagawing paraan para ma-solve yun. Diba? Ano yun? Nag-away kayo ngayon tapos may miracle na mangyayari para magkapati kayong dalawa? Hindi mangyayari yun, kapatid. Kayong dalawa ay mag-a-adjust para sa isa't isa para mas maging maayos yung pagsasana. Yung pagbibigay natin ng silent treatment sa partner natin ay usually nagiging reason yan para mas maging worse pa yung pag-aaway. Nagiging reason yan para mas lumala pa yung hinduaan yung dalawa, yung alitan yung dalawa, yung misunderstanding yung dalawa. Na minsan, naglilid din sa hiwalayan. Yun yung dapat natin iiwasan. Instead of being silent, be open, kapatid, sa partner mo. Kung ano yung tunay mong nararamdaman. That way, madali yung ma-resolve yung problema kinaharap niyo sa inyong pagsasama. Okay? Proceed tayo sa ikapat. Last but not least, kapatid, ikapat na bagay yung hindi mo dapat ginagawa sa relasyon niyo ay yung pinadown mo yung sarili mo. Ayaw natin na nararamdaman na mababa yung tingin sa atin ng ibang tao. So, bakit mo idadown yung sarili mo? Diba? Ayaw din naman ng partner natin na nakikita tayo na down, diba? Lalo na kung nakilala ka niya na cheerful, lively, diba? Friendly, diba? Tapos makikita ka niya na sobrang down mo. The past few days, parang ang lungkot-lungkot mo. Parang hindi niya malaman kung paano isasolve yung problema niya. Kasi hindi mo naman sinishare din sa kanya. Nag-o-cause yan, kapatid, ng confusion sa utak ng taong mahal natin na hindi rin magiging healthy o makakatulong sa pagsasama na meron din. Kaya naman, kapatid, instead of bringing yourself down, share mo sa partner mo kung anong mabigat na nararamdaman. Open mo yung side. That way, magkasama nyo mare-resolve yung problema, may makakasama ka na pwedeng iralayan o sandalan, di ba, nang hindi ka nag-iisa sa bawat struggle na niisip o kinakaharap. And that, kapatid, yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa relasyon. And I hope nabigyan ko kayo ng idea, tips, or insight dito sa topic na pinag-usapan natin ngayon. And if nabigyan ko naman kayo ng tips, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ang video nito para nakatulong na isa nila. Matulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi na tune in sa mga video na na-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging niyo panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na po dito na i-upload pa natin sa hinahanap. So hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi, kapatid. God bless you and always protect you. Peace.